sa ating mga kagalang-galang na kinatawan sa Kongreso, Congressman Ernesto Junicio Jr., Rolando CRB Valeriano, Attorney Joel Chua, Attorney Edward Maceda, Erwin Tieng, at Bienvenido Abante Jr. Sa inyong lahat, nakasapi ng 12 sangguniang panlungsod ng Maynila sa pamumuno ng ating pangalawang punong lungsod, John Marvin Wood Sergoneto. Sa mga katuwang natin sa paglilingkod na mga pinuno ng iba't ibang kagawaran, tanggapan at kawanihan ng ating pamalang lungsod, mga minamahal kong kapwa Manilenyo, isang mapagpalang hapon po sa inyo. Kalinga ng isang doktora, pagmamahal ng isang ina. Mga katagang dala natin sa kampanya, mga salitang pinanghawakan ng ating mga kababayan, kaya't nahalal bilang kauna-unahang babaeng punong lungsod ng Kapitolyo ng Bansa. Higit sa lahat, ito ang naging batayang prinsipyo, ang naging sentro ng ating panunungkulan para sa bawat Manilenyo. Kasabay ito ng ating inilahad na gampanin, continuity o pagpapatuloy, inclusivity o pagsasama sa lahat, at sustainability o pagpapanatili, pagpapalawi ng mga programa at proyekto. Sa ating pagdalaw sa iba't ibang barangay, madalas kong naitatanong, ano ba ang kahulugan ng salitang kalinga? May nagsasabing pangangalaga, pag-aaruga, at pagmamalasakit. Lahat naman ay pawang tama. Unang araw pa lamang ng ating panunungkulan ay binisitan natin ang iba't ibang tanggapan dito sa loob ng City Hall upang alamin ang kalagayan at sitwasyon ng ating mga kasamahan, lalo higit ang kanilang mga lugar na ginagalawan. Ipinadama natin ang pagkalinga sa ating mga kapwa lingkod bayan sa pagbibigay halaga sa kaayusan at kalinisan ng bawat tanggapan. Malaki ang paniniwala natin na ang pagiging maayos at malinis, nagiging maayos din ang takbo ng ating isip. Maaliwalas ang pakikitungo natin sa lahat at epektibo tayo sa pagtupad ng ating tungkulin. Isinakatuparan natin ang pagkakaroon ng lingguhang paglilinis sa loob at labas ng bawat opisina. Patuloy tayong nagpapatupad ng Friday Cleanup, hindi bilang proyekto, kundi bilang disiplinang magandang makasanayan ng bawat kawani ng pamahalaan. Tiniyak din natin na maging makatarungan at patas ang ating selection and promotion ng mga empleyado. Kinikilala natin ang mahalagang papel ng local at city promo board sa pagre-rekomenda ng mga karapat-dapat na mga kawani sa lokal na pamahalaan. Hindi kailangan ng impluwensya ng tanggapa ng punong lungsod o ng kung sino man. Pinuhunanan natin ng atensyon ang ating mga kapwa-kawani sapagkat higit kanino man sila ang kasakasama natin sa bawat araw ng ating paglilingkod. Sila ang tunay na lakas ng pamahalaang lungsod. Binigyang pansin natin ang pagkalinga sa bawat Manilenyo. Sinikap nating tugunan ang iba't ibang pangangailangan ng ating mga kababayan.
pinagpatuloy natin ang pagkakaloob ng mga ayuda at tulong sa lahat ng ating nasasakit. Isa sa mga prioridad natin ang pag-aalaga sa ating mga senior citizens na humigit-kumulang na sa 180,000 individual. Tiniyak nating maibibigay sa takdang oras ang kanilang inaasahang benepisyo. Magandang balita, mga nanay at tatay, lolo at lola, updated po tayo sa inyong monthly monetary allowance. Personal din nating binisita at naiabot ang tag-100,000 piso na insentibo ng pamalanlokal para sa ating 17 centenarians mula pa noong Hulyo 2022 hanggang sa kasalukuyan. Mas pinalawak din natin ang oportunidad na sila ay makapaghanap buhay sa kabila ng kanilang edad. Nagpapasalamat tayo sa mga pribadong kumpanyang nagbukas ng kanilang mga pinto at nagbigay ng trabaho para sa kanila. Birthday cakes, senior Christmas boxes, libreng entrance sa Manila Zoo tuwing Miyerkules, buwanang alokasyon ng kanilang maintenance medicine sa ating mga health center. Tunay na siksik-liglig ang mga benepisyo ng ating mga senior. Binigyan din natin ng malaking atensyon ang pangangalaga at pag-aaruga sa ating mga batang Manilenyo. Bukod sa mahigit 20,000 nag-aaral sa PLM at UDM ang binibigyan natin ng buwanang allowance na tag-1,000 piso, may 4,030 mga kabataang nasa elementarya at high school naman ang pinagkalooban natin ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng ating educational assistance program. Halos 24,000,000 piso ang naibigay ng ating pamalanlunsod mula Hulyo 2022 hanggang Hunyo 2023 para sa mahigit 6,000 senior high school students sa ating mga pampublikong paaralan. Nakapagbigay din tayo ng mga uniforms, bags, at iba pang school supplies sa elementary at high school. Bukod-tangi tayo lamang sa buong National Capital Region o maaari sa buong bansa ang nakapagpagawa ng 4 world-class science laboratory at madadagdagan pa upang ang bawat distrito ay may kanyang laboratory. Mayroon din tayong mobile library upang ilapit ang serbisyo ng pampublikong aklatan sa ating mga kabataan sa pamayanan. Ilang buwan na lang ay mabubuksan na ang mga bagong gusali at pasilidad ng Manila Science High, Almario Elementary, at Albert Elementary School. Nais nating tiyakin na bawat batang Manilenyo ay may oportunidad sa dekalidad na edukasyon. Ang ating pamantasan ng lungsod ng Maynila ay patuloy na nagpapamalas ng husay bilang isa sa mga nangungunang medical school sa bansa. Salamat sa patuloy niyong pagbibigay karangalan sa ating lungsod. Magpatuloy din kayo sa pagsasanay ng mga magagaling na abogado, accountant, physical therapist, social worker, pharmacist, psychometrician,
psychologists, architects, at engineers. Gayon din ang ating Universidad de Manila na nabigyan na ng Level 1 accreditation mula sa Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation, ALCOCOA, para sa kanilang 18 academic programs. Ang UDM ay patuloy na kinikilala bilang top 1 performing criminology school sa NCR sa loob ng maraming taon. At ang pagtatala nila ng mataas na passing rates din sa licensure examination ng nursing, physical therapy, at law. Sa katunayan, ito ay isang testamento sa ating ibinahaging layunin at mandato ng pagbibigay ng dekalidad na edukasyon tungo sa kahusayan sa akademya. Tunay na mapalad ang lahat ng mga batang nag-aaral sa Maynila. Hindi pa huhuli ang pagtugon natin sa ating mga solo parents at PWD. Mahigit kumulang sa 61 milyong piso ang naibigay nating allowance sa 14,735 solo parents. Umabot din sa mahigit 222 milyong piso ang allowance para sa ating 35,000 persons with disability. Gaya ng ating mga senior citizens, nabigyan din sila ng pagkakataong makapagtrabaho sa mga pribadong kumpanya. Kasabay rin ito, may halos 30,000 tayo mga kapwa Manileño ang nabigyan ng hanap buhay mula sa buwan-buwan nating mega job fairs, Kalinga job fairs, Travador, Tupad, GIP, PES, na naisigawa natin mula pa noong nakaraang taon. Nakapagbigay din tayo ng mahigit sa 3 milyong piso para sa Capital Assistance Program sa may 656 na Manileño'ng nagsusumikap na magnegosyo dito sa Maynila. Dito sa Maynila, walang iniiwan, lahat kasama, lahat mahalaga. Tulad ninyo, ninanais nating gawing world class ang Maynila pagdating ng 2030. At upang makamit ito, kinakailangan nating unahin na matugunan ang mga payak na pangangailangan ng bawat mamamayan. Bilang isang doktora, pinakamahalaga sa akin ang pangalagaan at tiyakin ang maayos na kalusugan ng bawat Manileño. Iba't ibang proyekto para sa ikaayos ng mga serbisyo medikal ang isinulong ng ating health cluster. Pinalakas natin ang kapasidad ng ating 44 na mga health centers upang magkaroon ng kakayahang magsagawa ng basic laboratory testing, pagkakaroon ng ECG machine at ultrasound machine para sa mga buntis, portable digital periapical dental x-ray. Sa susunod na taon, ay bubuksan na natin ang ilang super health centers na may mga serbisyong maihahalintulad sa mga primary level hospitals. Mayroon na rin tayong maayos na patient referral system sa pagitan ng mga health centers at ng ating mga lokal na ospital.
upang siguraduhin mabigyan ng kakulang atensyon ang lahat ng ating mga pasyente. Kabilang ang City Employees Clinic ay pawang mga PhilHealth and Consulta accredited na ang ating mga health center na magbibigay ng katiyakan sa maayos na implementasyon ng universal health care sa ating lungsod. Sa kagandahang loob ng ilang pribadong organisasyon at pamahalaang nasyonal, ay nakapagbukas tayo ng ilang mahalagang pasilidad sa iba't ibang ospital tulad ng infectious ward sa Gat Andres Bonifacio Medical Center sa pamamagitan ng pondong donasyon ni Senador Lito Lapid, pagsasaayos ng Payapas Health Center sa tulong ng pondo mula kay Congressman Roland C.R.B. Valeriano, Isidro Mendoza Health Center sa tulong ni Congressman Benny Abante, Pabella Health Center na popondohan ni Congressman Erwin Yeng, at Paltok Health Center Renovation sa tulong ni Congressman Edward Mattel. Human Milk Bank Pasteurizer na ibinigay naman ng Rotary Club of Chinatown, Manila, Rotary International at iba pang Rotary Club sa Justice Jose Abad Santos General Hospital. Moderno Blood Bank na ipinagkaloob ng Jaime V. Ongpin Foundation Incorporated sa Santa Ana Hospital. Passion Healthcare Dialysis Center na naitaguyod sa tulong ni Congressman Joel Hill. Bagong Ospital ng Maynila. Bagong pasilidad at mga makabagong kagamitan. Maihahalin tulad sa mga pribadong pagamutan sa buong bansa. 256 LICE CT scan, Magnetic Resonance Imaging o MRI, Digital Mammography with Photosynthesis, 3D at 4D ultrasound para sa mga buntis. Bukod tang tayo lang ang may pampublikong cath lab. Siguro na sa lahat ng pampublikong ospital. At yon ay may kakayahan na rin magsagawa ng angiogram at angioplasty. Lahat ng ating serbisyong medikal dito sa ating lungsod, uulitin ko lang po, ay libre para sa bawat Manilero. Sinimula na rin natin ang ilang mga mahalagang proyektong pang-infrastruktura gaya ng pagsasaayos ng Lagusnilad, pagtatayo ng Animal Shelter and Veterinary Clinic sa Bitas Tondo, maging ang Bitas Water House at Columbarium sa North Cemetery. Pagpapailaw sa malalaking kalsada at ilang lugar sa Maynila, tulad na lamang ng lubiran sa Bacood, Santa Mesa, San Fernando Street sa Binondo, Juan Luna Street sa Santa Cruz, A.H. Lacson sa Tampaloc,
at buong kahabaan ng Yuseco sa Santa Cruz. Pinapanabikan ang muling pagbubukas ng bagong Manila Zoo, di lamang nagsilbing pangunahing atraksyon at paboritong pasyalan ng lahat ng tao, mapabata man o matanda, bagkus nakapaghatid pa ng malaking ambag sa pananalapi ng ating lungsod. Naniniwala tayo na ang maayos na mga infrastruktura na sasalamin ang kaunlaran ng isang lugar. Marami pa tayong pinaplano ng mga proyekto sa darating na mga taon, tulad ng sa pag-aayos ng Plaza Amado B. Hernandez sa tulong ni Congressman Ernest Dionisio, at ang Golden Mosque of Manila and Muslim Town sa Globo de Oro sa tulong ni Congressman Joel Chua, nakasama sa ating Tourism Development Plan. Sa ating Land for the Landless Program, nakapamahagi tayo ng mga lote sa halos 200 individual na kumakatawan sa mahigit 600 pamilya sa Dimayuga, Fajardo, Alfonso Tuason, Rita Ligarda, Handa at Francisco Tan Estates. Nakatagda na rin ipamigay ang karagdagang 332 individual sa mga susunod na buwan para sa Liko, Antonio Torres, at kabuuan ng Francisco Tan Estate. Kasalukuyan din nating inihahanda ang pagbili ng ilang pang mga pribadong lupa na may papamahagi natin sa may 1,899 na pamilya sa ilang mga lugar sa may bili. Tunay nga na napakaswerte nila. Matagal ng mga pangarap, binigyan natin ng katupad. May direktang ugnayan ng tao sa kapaligiran. Kaya't napakahalaga rin ang ating kampanya na kalingain ang kalikasan. Tayo ay kinilala ng DNR Environmental Management Bureau bilang lungsod na may best practices sa ecological solid waste management. Agad din itong nasundan ng pagbubukas ng ating Materials Recovery Facility, MRF, na natatagpuan sa Manila Zoo. Layunin nito na palakasin ang pangkalahatang paglihis ng dumi ng lungsod sa pamamagitan ng pagpoproseso ng mga recyclable at biodegradable na basura. Sa kabila ng pagharap natin sa napakaraming hamon, ang lungsod ng Maynila ay kinilala bilang highly compliant sa Manila Bay Cleanup, Rehabilitation, and Preservation. Bunga ng araw-araw na paglilinis ng mga naka-deploy na Baseco Beach Warriors, Estero Rangers, at Team Mandaragat. Hindi lamang paglilinis ng kapaligiran ang ating pinagtutuunan ng pansin. Nilinis din natin ang ating paligid sa masamang elemento ng lipunan, tulad ng mga sangkot sa mga ilegal na gawain sa pamamagitan ng pinaigting na police visibility sa lahat ng sulok ng Maynila. Epektibo din natin nagagamit
ang pasilidad ng ating MDRRMO Command Center sa pagmomonitor ng lahat ng mga kilos sa buong lungsod. Pagpapahalaga sa kalikasan, kalinisan, kapayapaan, at kaayusan. Susi sa pagtuloy na pag-unlad ng isang bayan. Ang walang humpay na pagsisikap ng buong pamalanlunsod ng Maynila ay nakapaghatid ng tapat, maayos, at malinis na panunungkulan at nagbunga ng iba't ibang pagkilala at parangal. Sa larangan ng turismo, inilunsad natin ang 8 tourism hubs at sa unang pagkakataon, nakamit natin ang pinakamataas na pagkilala bilang best tourism-oriented local government unit sa buong bansa. At tayo rin ay nabigyan ng karangalan bilang grand champion para sa best tourism religious festival. Nakatanggap din tayo ng Certificate of Commendation mula sa ARTA bilang isa sa mga local government na matagumpay sa pagsasaayos ng mabilis na pagproseso ng business permits at licenses at ang pagpapanatili ng Electronic Business One-Stop Shop, EBOS, alinsunod sa itinatka ng Ease of Doing Business and Efficiency Delivery Act of 2018. Kinilala rin ang ating EBOS ng ARISE Awards o ang Accelerating Reforms for Improved Service Efficiency. Patunay ng ating pamahalaan ay patuloy na naghahain ng dekalidad at epesyenteng serbisyo publiko. Ito ang ilan sa payak na pagkalinga at pagpapahalaga natin sa ating mga taxpayers at stakeholders. Nanguna ang Maynila sa Cities and Municipalities Competitiveness Index para sa infrastructure ng highly urbanized cities. At pumangalawa naman bilang overall most competitive, highly urbanized city. Itinanghal din ang ating lungsod bilang best performing peso ng Department of Labor and Employment. Iginawad sa atin ang excellence in digital public service at pumangalawa naman tayo bilang best in e-governance business empowerment sa Digital Governance Award. Sa pagpapanatili rin ng maayos, bukas, at may pananagutan sa pagpapatupad ng mataas na pamantayan sa accounting at auditing, gayon din sa pagsunod natin sa full disclosure policy, ay muling nakapasa ang Maynila sa Good Financial Housekeeping Assessment ng DILG. NCR. Nailagay din ang ating lungsod sa Hall of Fame ng may pinakamataas na locally sourced revenue mula sa Department of Finance Bureau of Local Government Finance. Ito ay bilang pagkilala sa pagsisikap natin na makalikom ng pananalapi at kalingain mabuti ang ating ekonomiya.
sa pondong sapat, lahat ng proyekto ay matutupad. Tiyak ang benepisyo ng bawat Manilen. Layunin nating may pagpatuloy ang pagsusulong ng competitiveness at economic growth. Pinapakita ng ating lungsod ang pagkaroon ng bukas na oportunidad para sa paglago ng magbibigay ng benepisyo sa mga Manileño at sa buong bansa. Pagdating sa usapin ng inclusivity, tinitiyak natin na ang lahat ay maaabot. Bawat Manileño ay kasama at lahat ay mapaglilingkuran. Kaugnay nito, inilunsad natin ang kalinga sa Maynila, pulong-pulong sa pangtulo. Ang ating pakikipag-usap sa ating mga kababayan ay naglalayo magkaroon ng direktang pagdulog ang mga tao sa ating pamahalaan. Nagsisilbi itong daan upang maapirating nila ang kanilang obserbasyon, sugestyon, maging ang kanilang mga hinaing at reklamo kung meron man. Ang service fair na may mayroong mga help desk ay nagbibigay pagkakataon sa lahat na mapaglingkuran ng iba't ibang mga tanggapan ng pamahalaang lokal. Ito ay isang mahusay na paraan upang agad na matugunan at maibigay ang mga pangangailangan ng tao doon mismo sa kanilang pamayanan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyo sa kalinga sa Maynila, umaasa tayo higit na mabubuo ang tiwala sa atin ng taong bayan. Sa pamamagitan nito, maipapakita natin na tayo ay nakatuon sa paglilingkod, tumutugon sa mga pangangailangan ng komunidad at tinitiyak na ang kanilang mga tinig ay naririnig. Sa pangkalahatan, ang kalinga sa Maynila ay ang ating paraan upang ipadama ang katuparan ng ating pinangako. Pangakong ihatid ang serbisyo diretso sa tao. Nais kong magpasalamat sa lahat ng mga kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila, sa ilang mga ahensya ng pamahalaang nasyonal at pribadong organisasyon na nakikibahagi sa pagpapadama natin ng malasakit sa bawat Manilen. Pasasalamat din sa ating mga congressmen. At mga konsehal. At siyempre sa aking kapartner sa paglilingkod na si Vice Mayor Phil Servo. At sa lahat, ang pasalamat natin sa poong lumikha na nagbigay sa atin ng mahalagang pagkakataon na maika sa katuparan ang lahat na ito. At sa bawat isang Manileno. Sa inyong patuloy na pagtitiwala, pakiisa at suporta sa inyong pamahalaan. Maraming maraming salamat. Naniniwala po tayo na ang lahat ng tao ay may pangunahing karapatang mamuhay ng may dignidad sa ligtas at disenteng kondisyon. May mga oportunidad
para sa kanilang ikabubuhay at natutugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Hangad natin na magkaroon ng inklusibong pamamahala kung saan magkasabay ang paglago ng ating lungsod at ng bawat pamilyang Manilin. Hinihikayat ko po kayong lahat, bawat isang Manilin, anuman ang kalalagayan ninyo sa buhay, magtulungan po tayong mula sa simpleng pagtupad sa mga payak na antuntunin sa kalinisan, kaayusan, at kapayapaan. Sa tulong ng bawat isa, makakamit natin ang maringal na Maynila. Patuloy kong gagampanan ang aking misyon bilang inyong punong lungsod na napapadama ng pagmamahal at naghahatid ng kalinga. Dito po sa Maynila, lahat kasama, lahat inaaruga. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.